Mahigit 50% daw ang itinaas ng benta ng mga sasakyan dito sa Pilipinas noon lamang nakaraang buwan. Sabi ng iba, senyales daw ito ng gumaganda nating ekonomiya. Pero kasabay niyan, syempre, ang pagdami ng sasakyan sa kalsada na makakadagdag lang sa problema natin sa traffic. My report, si Bernadette Reyes. Sa 30 taon sa negosyo ng pagbibenta ng sasakyan, wala raw palya ayon kay Bong Jeronimo na tumataas ang benta tuwing Disyembre. Panahong nakakatanggap ng 13th month pay at Christmas bonus sa mga empleyado. Nakakapagtala nga raw siya ng 10% pagtaas taon-taon. Maganda naman ang sales. Mas marami yung diesel. Ganito rin ang nakikita ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines o CAMPI, base raw sa kanilang pag-aaral. Pero nitong Enero, buwan kung kailan pinakamahina ang benta, umakyat sa mayigit 50% ang bentahan ng sasakyan kumpara nung kaparehas na panahon nung isang taon. Isa raw sa mga indikasyong bumubuti na ang ating ekonomiya. The economy is growing. There has been increased consumer spending. That really translates also to increase in the purchase of motor vehicles. At sa pagsigla ng bentahan ng mga sasakyan, aakyatin ang bilang ng mga sasakyang magsisiksikan sa kalsada. Sa EDSA, halimbawa na binalaki sa ilalim sa rehabilitasyon, 325,000 vehicles ang dumadaan araw-araw. Sobra-sobra sa 200,000 vehicles na capacity nito araw-araw, sabi ng MMDA. At ang CAMPI, target daw makabenta ng 200,000 na sasakyan para lang sa taong ito. Kaya nga raw sari-saring solusyon na ang naiisip ipatupad ng MMDA. Tulad ng mga bagong bus segregation scheme. Pag-aaralan din ang pagpapatupad ng bagong volume reduction scheme bukod pa sa umiiral na number coding. Napapanahon na para gawin yung mga ibang bagong lansangan. Yung C6, yung S-Lex and Lex connector, yung modernization ng transport, public transport system, plus yung gusto ng Pangulo na magkaroon ng ilabas na yung mga provincial bus terminal sa EDSA. Bago raw bumili ng bagong sasakyan, bukod sa traffic, isipin rin daw ang pagtitipid at ang epekto sa kalikasan. Bernadette Reyes, GMA News.